hindi lang pambata, meron din pang mga medyo, di ba, yung mga active na katulad ko na ano. Pagmatanda. Talaga kailangan ano. Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Maynila. Napadpad na kami dito sa Tondo. Bumaba lang muna kami sa grid kasi si Mrs. nang ulit. Matagal nang hindi nakakapag-street food. Ayan, oh. May nagtitinda. Eh, di ba simula ng pandemya, hindi pa ito nakaka... Sobrang deprived ako sa street food. Oh, hindi nakapag-kwek-kwek, hindi nakapag-fishball. So, ngayon, nagigiyang at nagugutom, eh, di ba? Wait, wait. So, punta tayo dito sa... Nakapag-lomi-lomi na ako, noodles-noodles, kaya solve-solve na ako. Pero, wait. Ayun. Bakit? Ano yun? Ah, oh, yeah, ngayon. Oh. It's the same. Ito, guys. Condominium. Wait, wait. Okay, so tempo lang talaga. Ito lang pala yung ano, condominium ni Yorme na bagong tayo. Teka, saan ka pupunta? Oh, saan ka pupunta? Ano ka gawin mo? Gusto ko mag-share show. Oh, thank you. Lang, kasi nakikita ko for social media lang. Ngayon, nandito ako sa Maynila. Oh, oh, sige, sige. Sige, punta natin. Sige, sige, sige. Baka pwede natin puntahan at makita. Sandali lang. Si Mrs. naman nag-aabol. Tara. Kasi mainit na eh, gala ka na. Uy, ano ginagawa mo? Eh, kasi ito na yung condominium. Ah, oo. Aliw. Aliw naman si Mrs. Anyways, total nandito na rin lang naman tayo. Baka naman po pwede tayong pumunta at pumasok at... Maki-cheese. Ito na naman tayo sa chismis. Maritex na naman ako. Ay, teka, may nakasalubo. Sandali, mukhang taga Rita siya. Ayan. Sir, ano pong pangalan po nila? Architect Alvin Sanggalang. Sakto, architect. Architect Alvin? Yes, sir. Alvin, architect. Kumusta po? Architect, kayo po bang isa sa mga arkitekto ng condominium? Actually, part ako ng ano dyan, ng plumbing, yung design ng plumbing. Pero ang architect talaga yan, si Architect Dennis Lacuna. I see. Ah, okay. Ako yung project architect dito. I see. Okay. So, architect, baka naman pa pwedeng, kasi actually medyo napadpad lang kami dito, pero momolestahin ko na po kayo. Baka naman po pwede pong ano, makapasok, o baka pwedeng makiusyoso. Okay. At, walang problema. O, para na rin sa mga viewers, at taratrahan. Buti na lang. Salamat, salamat, architect. So, ito ang tower 2, building 2. Ito nandito. Tapos, I see. So, ito naman ang building 1. Na-turnover na ito noong February 7. February 7. So, may nakatira na po dito. So, ito under construction pa ito. Ano, by March or April, matatapos na rin ito. Patapos na rin ang tower 2 nila. So yeah, checkin natin. Oh, medyo maingay lang kasi nagko-construction, pero sabi ni architect, itong sa ground floor, kakapasok lang namin, itong area na to, play area ito. Yan, look at that. Oh. Ayan, play area. As you can see, itong play area may ayan o, ginagawa pa nga ng mga workers dito. Ayan o, may mga pwedeng lugar na laruan ng mga bata. Siyempre, importante yan, di ba? May recreation area for kids para hindi na kailangan lumabas, di ba? At delikado pa sa labas dito, meron na silang place to have fun. Guys, meron pa silang basketball court dito. Tara, papakita ni Arkin. Yun, mahilig ako sa basketball. Han, ikaw, mahilig ka ba sa basketball? Depende, kaya ko. Si architect ka, malamang mahilig yan. Ang tangkad eh. Ayun! So, ito ang basketball area. So, pwedeng bumaba, makilaro, ang sarap. So, kung galing ka lang sa taas, gusto mo, feeling mo, hindi naman maaraw, baba ka, laro ka. Hindi lang pambata, meron din pang mga medyo... Diba yung mga active na katulad ko na ano? Pagmatanda! Talaga kailangan ano? Ayan, so, ayan. So, nanggaling tayo kanina doon sa building 1. Ito, building 2. Architect, meron po ba tayong makitang unit dito meron, na? Meron. Model unit. Model unit, o. Makita ko lang sa'yo yung ano, elevator lobby. Okay.
So, punta muna tayo sa elevator lobby. So, akit daw tayo. Okay, punta tayo sa model unit. Ang ganda dito ha, kasi napaka-maaliwalas, napaka-mahangin. Tago siyang hangin eh. Sobra. Sir, gusto niyo maghanda na lang tayo? Second floor lang sige, naman. Sige, sure. Oo. Kailangan ng exercise para naman medyo lumakas-lakas ang buto ng misis ko, di ba? Para... Talaga? Hindi. Hagdanan lang ba? Kaya. Hagdan ka lang, di ba? So nag-stairs na lang kami para hindi na kami magantay sa elevator dahil sa second floor lang naman tayo. Okay, so nandito na tayo ngayon sa model unit dito sa Tower 1 ng condominium. So checkin natin para naman makita din ninyo kung anong pwede nyo ma-expect sa isang 44 square meter room. Diba? Kung sakaling curious kayo malaman. Tara! Wow! Ayan. This is the 2-bedroom unit. Mm-hmm. So, lahat ng units dito sa condominium, 2-bedroom unit yan na 44 square meters and 12 units per floor. Diba? So, 12 units per floor times 15 floors. Yun. So, total of 168 units. Diba? Galing ko mag-mat! Salamat, akit! Ayun. So, ito siya. So, pwede mo ilagay ang dining area dito, may maliit kang console dito, nook, living area, may sofa, may parang coffee table, may TV, tapos ito, oh, di ba, dito ang kitchen ninyo. Sige, usisayin natin ang bathroom, ayan o, oh. Open please. Wow, oh, di ba lang na space? Di ba, no, di ba? Nakakagulat ah, kasi... Pagka galing ka sa labas, isipin mo, maliit lang yung unit. Uh-oh. Pero spacious siya for, you know, one family kasi it has 2 rooms eh. Tapos may space ka pa, hindi cramped. Check natin yung place. Ito, may ref. Parang typical condo unit mo, di ba? Pero mas maluwag actually because, architect, nabanggit ninyo sa mga usual condo units, gano'ng kalaki lang ang mga cut na mga unit? Usually, 24 square meters, 36. So, pinakamaliit natin, 18 parang magaling. Imagine that. So, normally, gano'ng kalaki po our architect ang kunya, 2-bedroom unit na yung usual condominium. Oh, mga gano'ng 36 na siya. Oh. Oh, kita niyo na, napakaswerte talaga ng mga nandito sa condominium. Kasi mas maluwag. At baka akala ninyo, yung 36 to 44, baka akala ninyo maliit na numero lang yan. Pero sa totoo lang, alaki na, kasi square meters ang pinag-uusapan natin. Check natin ang kwarto, han? Tara. Kwarto. Check natin ang... Master. Ito, mamaya na si Master. Check muna natin ito. Ayan. Ayan, kids room. Kunyari, bunker beds, di ba? Bunk beds. Tapos, buksan natin ang light. Ayan. Hmm. Di ba? Naka-ano pa sila, oh? Naka... Korean blinds. Oh, di ba? Tapos, may option for air conditioning units. At saka maluwag siya, ha? Maluwag siya, yung parto. Tapos, check naman natin ang master bedroom. Yun! O, diba? So, ito naman ang ma-expect ninyo. Ganyan siya. May window, air conditioning. So, pwede ka maglagay ng TV kung gusto niyo or whatever. Tapos, maluwag siya. Pwede ka pa maglagay dito ng work desk. Diba? Lalo na ngayon, uso na ngayon ang mga work from home. Diba? So, very comfortable. Hindi yung parang may kama ka lang sa loob ng kwarto. Sakto lang, tas hindi ka na makakilos. Ito, may kama ka na, pero makakakilos ka pa. May allowance ka pa for other furniture na kailangan din natin para makatrabaho, makarelax. Okay. So, ito. This is the model unit na may expect ninyo at makikita ninyo kung nandito kayo sa condominium. Regardless kung Tower 1 o Tower 2 yan. Sabi nga ni architect nagsimula ito, yung construction, ng April 1. Uh-huh. April 1, ayan, ng 2020. Tapos, natapos ang Tower 1 ng Feb 7, na i-award na nga. Ang Tower 2 naman, ay matatapos siya by March? End of March? End of March. End of March of this year.
So halos sabay nga sila ng ospital ng Maynila, give or take. Dalang ospital ng Maynila, mga ganon din eh, give or take din eh. So, sabi ko nga kay architect, ang bilis talaga na yung 2 years para i... Sabi yun? Mabilis talaga kung bilis yun. Oh, bilis kilos ka talaga, yun nga. Project, oh. Totoo yung slogan ng Maynila talaga. Nakakamangha at nakakatuwa din naman. Sabi ni architect, yung ina-award pa nga daw sa mga pamilya yung mga ibang unit, umiiyak pa. Naiiyak daw sila sa tuwa. Oh. Diba? Nakaka-overwhelm eh. Imagine mo, diba, magkaroon ka ng bahay, ang ganda ng bahay mo, and hindi mo ma-imagine na merong ganito sa area ng Pando. Nakakatuwa. And I'm happy kahit pa paano naman na sumadya kami dito, nakita din namin. At para makita din ninyo. Okay, so ngayon nanggaling na tayo sa demo unit. Interview naman tayo ng mga... Nahanap tayo ng tenant dito na pwedeng makakwentuhan. Baka naman may kwento din nilang kanilang experience dito na kahit na Feb 7 lang sila lumipat, malaman natin kung kamusta naman ang buhay dito sa condominium. Tara! Ay, kamusta po, ate? Si Chucky Dreyfus po, kamusta po? Hello po! Ay, pwede po ba makipagkwentuhan po sa inyo? Kahit mabilisan lang po. Kasi bago lipat po kayo dito? Yung anak ko po. Ay, sige, kahit dito na lang po para... Ay, pakita natin si ate. Hello po! Ang saya-saya. Sige po, makikipagkwentuhan lang po ako kasi nabalitaan nga namin na in-award po ito noong Feb 7. So, kamusta naman po ang lipat po ninyo? So, wala pa po kayong isang buwan? Wala pa po. Oo, eh, ang aliwalas ng lugar, ang ano po. So, kamusta po? Na-enjoy naman po yung experience dito? Sobra po. Ayun. Ayan. Eh, alam nyo naman, si Yorme, eh... Kasama ko sa Dance Entertainment, di ba po? Opo, ay, mga dying inside, dalawa dyan. Inisya pala tayo. Opo eh, yun nga nakita ko, ay si Nanay Lolita mukhang ano, kapanahonan natin ha, di ba? So, ayun po, eh syempre na-curious lang naman din po ako kasi condominium, napakalaking balita po nito sa social media. Kaya na-curious din naman kami, pumunta doon, napadaan na rin po kami. So, eh, nakasalubong po namin si Ate Gladys. Yun, sa elevator, eh, napaunlakan naman kami. So, sinabi nga niya na nandito po kayo. Sinundan na namin. Buti hindi kayo natakot na. Ayun. So, ito po ang pamilya po ninyo. Kayo po, anak po kayo ni Nanay Lolita. Ayun, tapos, apo niyo na po ba, Nanay Lolita? Ayun. Ano ito? 44 square meters ito. Grabe, maluwag siya. Tapos dalawang kwarto. Tapos tapos malaki daw ang CR nila. Maari po bang makita ang CR? Baka may naliligo. Ay, oo. Katukay. Ay, teka. Ayan, o. Oh. O, oh, tingnan ninyo. Ang ganda ng CR. Ang linis, ang puti. O, oh, di ba? Ayun. Saan po kayo galing, Nanay Lolita, bago po kayo lumipat dito sa... Sa Vitas po. Ah, sa Vitas kayo. Matagal na po kayo sa Vitas. Opo, ano pa po ako, 21 years old, wala ng asawa. Hanggang ngayon, nandiyo doon. Ah, talaga? Eh, 25 lang kayo. 47 na po. Uy, magkasingitan tayo. 47 din po ako. Eh, misis ko po. Ayan, ang misis ko po na matagal na rin po kami. 21 years. Parang hindi ka naman tumatanda. Naku, akala niyo lang po. Magaling lang po mag-alaga si Mrs. Kamusta naman po? Marami na po kayo dito sa Tower 1 po? Marami na po kayo dito. Yung mga nanggaling po sa Bitas, 54 lang po ang naipasok po rito. Marami pa po kami doon. Bali yung anak ko lang po ang... So may mga lilipat pa po? Ako lang po. Po. Kasi ano po eh, apat po kami mag-ilina. Bali, tigi-tigi sa bahay po kami. Apat na pamilya po kami doon. Hmm. Ito lang po yung sa Monsos, in City. Bali po, kaming tatlong pamilya ang naiwan. Siya lang po yung bukod kami nakapasok dito. Ah, talaga? Ngayon, nag-aantay pa po kami ng resulta doon kung paano po. Kung saan po sino kami nilalagay. Ay, oh, sige. So, magkaya magkakasama kayo ngayon dito? O, bali po, masya lang po ako dito sa anak ko. Ay, sige. Nandun pa po sila nila. Sa katupan. Ang gaya na doon pa rin po kami. Ah, sana naman po ay... Maswertein tayo at ano, para magkakasama na. Pero at least na makakapunta na po kayo dito. Andiyan po yung anak ko. At congratulations naman din at na-awardan din kayo. Buti naman po, nakilala ko din po kayo.
Nanonood po ba kayo ng Little Princess sa GMA? Ayun po, Little Princess, malapit na palabas. Mamaya 3:25. Sorry. Ayun po, maraming salamat at Nanay Lolita, Gladys, maraming salamat sa inyo po. Thank you very much. Umiikot lang naman po kami, pero maraming salamat sa oras ninyo at saka sa panahon. Ayun, at sana po ay magkita po tayo ulit pag napadaan po ulit kami dito. Salamat din at nakita-kita ng person. Ako, Nanay Lolita. Ay, picture daw kami, picture. Okay, what is your name? That's it. Oh, magdadying inside tayo na. Yan, Nanay Lolita, maraming salamat po. Ingat po kayo. Oo, kasi siyempre baka akala niya sinusundan namin eh. Yung isang tumakbo eh. Sige po. Thank you. So, ingat po kayo. Thank you. Ayun, si Nanay Lolita, si Gladys, dito po sa condominium Tower 1. So, ngayon, tutuloy naman tayo sa roof deck. Tama ba, guys? Ayun. Ito na si Manong Guard ang magdadala sa amin doon. So, ito yung 15th floor. Umakit kami, pero akit pa tayo dahil sa roof deck tayo. Thank you po. Ganda na nila. So, architect, ano usually yung pwedeng gawin? Yeah, usually, dito sa roof deck, anong pwedeng gawin? Like, pwede bang... Pag merong event siguro, kaso kailangan magpaalam muna sila sa siyempre, admin. Siyempre, kahit saan naman, gano'n naman yun eh. Hindi sila pwedeng basta-basta, ano ba, mag-inuman. Siyempre, bawal yan. Pero at least parang meron silang parang multi-purpose area no na ano pwedeng panggamitan. So ito yung nasa taas ng 15th floor. So maganda dito dahil nasa 15th floor tayo. Ang ganda ng view. So kitang-kita ninyo lahat yan ito. So Cebu, Manila, makikita mo yung mga iba-ibang building. Sa dulo makikita mo Manila Bay po to, architect. Manila Bay. Tara. Ang sarap dito siguro sa gabi dahil yung mga ilaw, mahangin, tapos mailaw. Saan ang port area? Ayun, yun ang port area. Ayan, sorry. So, ito yung mga building. Ito syempre, nakunan ko kanina. Ito ang port area. Ayan. Wow! So, na-imagine ko na, syempre, pag dito ka nakatira, di ba? Pag sinuwerte ka at na-awardan ka dito, ang maganda dito, maganda yung neighbor, maganda yung facilities, malinis, tapos meron kang roof deck, napakaganda sa gabi lalo, I'm sure ang liwanag yan, tapos maliwat kasi tabing dagat, sumahangin yan, tapos maganda yung ilaw ng skyline, di ba yung city skyline, at saka lalo na, nasa, di ba nasa tundo ka eh, hindi mo isipin na may ganito, kaya ang ganda. Okay, so yun po, I hope naman nag-enjoy kayo sa quick tour natin sa condominium dito sa Maynila. And gusto ko lang din pong pasalamatan, syempre kami ni Mrs. Gusto na yung pasalamatan, si Architect Alvin. Architect, ayan, laking tundo din daw yan, oh, di ba, talagang ano eh. Mga batang Maynila. Maraming salamat, Architect, for the time, for accommodating us, and for, pasensya na at na, nanggulo pa kami sa inyo. Ayan, so... Ayan, Kuya, maraming salamat po. Ayan si Kuya, o. Sige. Maraming salamat. And, salamat na rin po kina Nanay Lolita at ang kanyang pamilya na... Nagpa-unlock. Oo, nagpa-unlock. Ng interview. Tinanggap kami at nakipagkwentuhan. Ayun, at nakipag-picture taking pa. Ayan. But maraming salamat. I hope guys, nag-enjoy kayo. Now you know kung ano ang tsura at kung bakit ganun na lang din pinag-uusapan ng condominium dito sa Maynila. So anyways, I'd like to invite you guys to please follow me on my YouTube channel. Please follow me on Facebook. Please follow me on IG. Like at TikTok at kung saan-saan pa. May po-promote ka ba, Han? Lalagay ko na lang po dyan sa comments at saka sa caption at saka dito na rin sa screen para mahaba naman masyado. Para hindi na kayo mahirapan. Little Princess po, 3:25 PM weekday sa GMA 7 po, panoorin din po ninyo. Okay? Sige, maraming salamat. God bless you, stay safe. Magpabakuna na, kung nakapagpabakuna na, magpa-booster, okay? And practice social distancing and safety protocols. Huwag kalimutan. Yeah.
Okay, stay safe guys. God bless. Maraming salamat.